Hello everyone, ito po ulit tayo at magtatanim tayo ng Saba snake grass. Ayan po yung itatanim natin. Ito po yung Saba snake grass. Ayan. Madali lang siyang buhayin. So, gagamit tayo ng soil, black soil. And then, kukupit. Ito, kukupit. Ano to ng ano eh, yung nyug. Ayan. So, itatanim natin ito. Ayan. Haluan natin ng kukupit. Ayan siya. Ito, madali lang siyang buhayin. Ayan. Kinat ko lang ito sa, ano, dyan sa kapitbahay namin. Kasi, sabi niya, ito yung maganda sa maraming benefits ang halaman na ito. Ayan. Kaya itanim muna natin. Ayan. Alisin natin yung dahon sa may baba. Ayan. Tapos, lagay natin. Tapos, ito may ugat na siya. Ayan, may ugat. Madali lang siyang buhayin. Kasi dun sa, ano, sa kapitbahay ko nga. Ang labo ng tanim nila. Kaya, humingi ako. Kaya, ayan. Tanim ko siya. Itabi muna natin ito. Ayan. Ayan siya. Saba snake grass. Yan ang tawag dyan. Tapos ito yung mga dahon na inalis ko. Ayan siya. Ayan. Ayan yung tanim natin na magubuhay ito. Diligan muna natin. Bago ko i-explain kung ano yung ano mga benefits na makukuha sa snake grass. Lahat po ng parts nito, nitong Saba snake grass ay pwedeng gamitin. Gaya ng saglit lang po. Pwede po natin gamitin sa itong dahon niya, pwede natin gamitin
lumalaki siya ng 1 meter. Ganyang kalaki ang puno ng Saba snake grass. Ayan. At meron siyang yellow, red at green na flowers na 3 or 4 centimeter ang size ng kanyang flowers. Ayan, kasi hindi ko pa nakita yung flowers niya. Pero yun yung size ng kanyang flower na makikita natin. Abangan po natin pagka nagkaroon siya ng flowers, ipapakita ko uli iyan. At matatagpuan ang Saba snake grass sa iba't ibang bansa. Siguro hindi kasi nabanggit yung Pilipinas, pero ewan ko lang kung meron sa atin itong Saba snake grass na to. Ayan. At kung makagat man kayo ng mga insekto, kumuha lang po tayo ng dahon at i-crush natin siya or dikdikin at hanggang sa lumabas yung katas niya at ipahid sa kinagat ng insekto sa parte na kinagat ng insekto. Ayan po. Para sa ganun, mawala yung kati or kung ano man yung insektong nakakagat sa atin ay mabisa itong katas nito. Ayan. Ang Saba snake grass ay may mabibili po yan. Mayroon po siyang capsule at mayroon siyang cream. Kasi herbal medicine siya. So, may mabibili siyang capsule at cream. Yan, ang Saba snake grass. Mabisa din ito para sa may diabetes. Ilaga lang yung dahon, yung pressed dahon, ilaga yan at inumin. Pero bago gawin, syempre alamin natin kung paano yung procedure, kung paano yung paglaga, kung ilang baso, at pakuluin ng ilang minuto. Kung yung para sa diabetes, maglaga ng 15 na dahon, tapos 15 na dahon, tapos 4 na basong tubig, hanggang sa pakuluan iyon at hanggang sa maging 3 baso na lang yung tubig. Ayun, at pwede nang inumin. Ganun po yung paglaga. Hindi yung basta maglalagay ka na lang ng tubig at ilalagay mo na lang ito tapos iinumin na agad. Hindi rin po. So, para maganda, para mas mabisa, sundin kung ano yung procedure talaga ng paggamit sa mga herbal medicine. Ayan po. At may 3 recipe para sa general health ang Saba snake grass. Ilaga ang dahon at inumin. Pigain ang fresh leaves, ang dahon, at inumin. At pwede rin, kung kaya natin, yung pigain natin ito. Tapos yung katas nito, pag lumabas na yung katas nito, lagyan mo ng kunting asukal or kaya ihalo mo sa juice at inumin mo. Ganun. Basta pigain lang ito, pigain ng pigain hanggang sa lumabas yung katas niya. Yan, pwedeng inumin. Ayan, lagyan na lang ng kunting asukal or honey. Yan, or ihalo sa inumin na juice. Kung iinom kayo ng juice at pigain lang ito para ihalo sa juice. And then, pwedeng ipatuyo yung dahon. Ipatuyo natin yung dahon
hanggang sa matuyo, maging dry siya. And then, pwede natin siyang ibabad sa tubig. At yun ang inumin na din. Ganyan ka, yung Saba Snickgrass. Ayan po. Kung sino po nakakaalam nito. At kung gusto pa ninyong malaman yung, kasi hindi ko na masyadong inano, pwede rin ninyong i-search para malaman kung ano talaga yung benefits ng Saba Snickgrass, diba? Para sure. Ganyan. Para malaman natin kung ano talaga yung benefits niya at kung paano gamitin. Pwede rin sa mga may kidney problems. Ayan. Sa mga may kidney problems, mabuti, maganda rin po ito. Yun nga po, ilaga at inumin. Maganda ito. Kaya, kung alam po ninyo ito, at kung meron po kayong tanim, i-search nyo na lang po kung ano po yung tamang paraan ng paggamit sa Saba Snickgrass na ito para makatulong sa atin, sa lalo na sa mga may problema ng kidney at sa mga may high blood at sa mga may cancer. Maganda din po ito, itong halaman na ito. Maraming benefits ang makukuha, maraming magagamot ang Saba Snickgrass na ito, lalo na sa may mga cancer. Maganda po ito. Ayan po siya. Pagka mataas din siya, 1 meter yung taas niya, kaya lang hindi siya strong na yung puno talaga, hindi, maano lang siya, ganyan siya, hindi yung puno talaga. Ganyan siya na ganyan lang siya. Pero malago siya at madaling buhayin. Ayan. Alisin na natin itong ibang mga dahon. Alisin na natin itong mga ibang dahon para pwede nating ilaga o makagat ng insekto, pwede nating pigain. Tapos yung katas, ipahid natin sa may nakagat na parte ng katawan natin, sa balat natin, para mawala yung infection. Ganun lang po dapat. Pero kung gustong inumin para sa may kidney, sa may cancer, diabetes, ganun, i-search na lang para malaman kung paano talaga yung pamamaraan ng paggamit. Kasi mahirap naman po na gamitin natin kung hindi natin alam yung tamang paggamit. Kaya dapat i-search na lang. Alisin natin yung ibang dahon. Ayan po siya. Pwede na. Bawasan pa natin. Sa Pilipinas, iwan ko kung meron ito. Pero tignan mabuti po yung dahon niya. Ito po. Ayan. Wala lang siyang bulaklak pa eh. Kaya wala akong maipakita. Ayan. Pero yung bulaklak niya, nagkakaroon siya ng yellow, red, at green. Ayan. Ayan siya. Yung dahon niya.
Siguro meron nga sa atin at ganito yung tangkay niya. Ayan. Ayan yung tangkay niya. Matigas yung tangkay niya, matigas. Napakatigas ng tangkay niya. Kaya pag kung titignan mo, parang ano lang siya, yung malambot. Kasi ganun-ganun yung ano niya, hindi siya puno na matigas, na ma-ano, straight na ano, kundi matigas yung ano niya, stem niya, matigas. Ayan. Pero pag tinitignan mo, parang malambot siya. Pero hindi, napakatigas ng ano niya, branch. Ayan. Ayan siya. Kaya uulitin ko pa uli, pakita ko uli, baka meron sa atin. Kung may mga tanim kayo, ayan po yung dahon niya. Maganda sa may diabetes. Ayan. Kung sa may diabetes, uulitin ko po, kung sa may diabetic, pwede tayong maglaga ng 15 na dahon, yung press leaves, 15 na dahon, at 4 na basong tubig, at pakuluan ng pakuluan hanggang sa maging 3 basong tubig na lang po yung tubig niya. At yun ang pwedeng inumin natin. Ganun po. Ayan po yung ano para sa mga diabetes. Pwede rin kayong magtanong sa butika. Ganyan. May capsule po kasi ito. Tsaka ano, meron din siyang cream na nabibili. So maganda ito, diba? Matatagpuan sa iba't ibang bansa ito na halaman. Pero hindi nabanggit ang Pilipinas. Pero eh, siguro meron dyan. At natin yung ibang dahon. Try ko po siyang patuyuin. Patutuyuin ko po siya para ano, tapos ibabad sa tubig at direct nang inumin. Pwede rin po yun. So, napakadali lang po pagka ganun, diba? Hindi ka na magpapakulo. Patuyuin mo lang itong dahon, tapos 15 piraso din, tapos ibabat mo sa ano, sa tubig, and then pwede nang inumin, di ba? Ayan, sana mabuhay siya. Ayan. Gumamit po tayo ng black soil at kukupit para itanim. Ayan. Tiningi ko po itong halaman na ito sa kapitbahay ko. Kasi nakita ko, may sinabi sa akin, and then sinearch ko nga, at maganda, marami siyang, maraming benefits na, ano, sa dahon. Kaya, ibahagi ko din sa inyo, yung nalaman ko sa Saba Snake Grass. Ayan po, Saba Snake Grass. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa aking YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, and share. And please press the button bell para update ka sa aking susunod na mga video. Ayan po. Sana po nagustuhan po ninyo ngayon itong aking topic na Saba Snake Grass. And I hope na meron din sa atin itong Saba Snake Grass. Makikita na lang po ninyo doon sa description ko na nakasulat doon kung ano yung scientific name at common name. Ayan. Usually, matatagpuan ito sa Indonesia, Malaysia. Ay, doon sa mga sa bansang yun, doon matatagpuan ang halaman na ito. Ayan. Yun po kasi yung naglagay. Kaya yan din yung sinabi ko, sasabihin ko. Ayan po.
At sa mga pangunahing panglunas ha, nasabi ko na kanina pero ulitin ko lang, yung mga nakagat ng mga insekto, eto, pwede ito kung makagat tayo ng lamok at syempre makate, or mga kung pumunta tayo sa garden at nakagat tayo ng mga insekto na hindi natin alam kung ano yung kumagat sa atin, i-ano lang nito, i-crush natin, tapos yung katas nito, pwede nating ipahid doon sa parte na nakagat ng insekto. Ayan po. So, pangunahing lunas po yun para mawala yung kate at yung infection na ano, nabisa po yan. Kasi, nung ano, ganyan po yung ano, tinuro sa akin at trinay ko nga din kasi palagi nga akong nagka-garden. Kung minsan may mga lamok, nakakagat ako ng lamok. Eto. Tapos kung pupunta ako dun sa kapitbahay ko, hihingi ako nito. Tapos and din ipapahin. So ngayon, sabi ko bigyan mo na lang ako ng itanim ko para ano, hindi ako hingihin ng higi ng dahon. Kaya ito, humingi ako at itinanim ko. And then sinerts ko nga kung ano ang mga benefits na makukuha sa snake grass. Ayan. Saba snake grass. Ayan po siya. Diligan pa natin ulit. Ayan po yung topic po natin ngayon. Sana nagustuhan ninyo. At I hope na meron sa Pilipinas. Kasi mabisa po talaga para sa mga nakakagat ng mga insekto. Pangunahing lunas po. Ayan. At pwede tayong bumili ng capsule. Tanungin lang sa butika. Herbal. Herbal siya. At may cream din siya para sa mga nakakagat ng mga insekto. Pwede rin. Meron din siyang cream. Ayan po. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Bye!